Hello mga mahal ko! Happy 100,000 subscribers po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. And as promised po, live voiceover po tayo ngayon para makita nyo rin po kung papaano po namin binobosesan yung bawat karakter sa ating mga storya. Ako nga pala po si Miss Clar at ako po yung nagbobose sa lahat ng mga babaeng karakter sa mga stories natin. Ito naman po si Sir Jay. Hello po! Siya po yung nagbobose sa lahat ng mga lalaking characters natin. So muli po, happy 100,000 subscribers po sa atin at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Lalo na po dun sa mga nag-uunahan pa sa comment section tuwing tanghali sa bawat uploads po natin. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan. At nga pala po, dun po sa mga nagtatanong kung paano daw po makakapag-send ng pangkape man lang. Pwede po kayong mag-send sa amin ng super thanks. Makikita po yun sa gilid sa may comment section. Or pwede rin po kayong mag-send ng GCash, Bekenemen. Maglalagay po kami ng number dito or dito. Pero yung mag-like po kayo, mag-subscribe at mag-share, sobra-sobra na po yun. Muli po, thank you very much po sa inyo at sana po mag-enjoy po kayo sa ating live voiceover. Magandang araw po sa iyo, Miss Clar, at maging sa iyong mga tagapakinig. Hindi talaga kumpleto ang araw ko kapag hindi kita napapakinggan. Dahil habang nakikinig po ako, meron akong inaabangan. Ito ay ang katulad ng aswang na nakita ko noon. Ngunit mukhang madalang lang talaga ang uri nilang yon. Ako nga po pala si Jolina. At ito ang aking kwento. Ay, Kalot! Wala na bang ibang flashlight dyan? Mahina yung ilaw nito sa akin eh. Hindi ko na makita kung balot o penoy ba itong hawak ko. Ito na lang pong akin yung gamitin mo, Lo. Kukuha na lang po ako ng isa sa loob. Ado? Itataob? Flashlight ang ibig ko sabihin, hindi itataob. Ano bang itataob mo, ha? Ah, hindi, Lo. Ang ibig ko pong sabihin eh, kukuha po ako na isa sa loob. Ano? Hindi kita marinig. Lolo, ang sabi po ni Kuya Kalot, kukuha daw po siya ng isa sa loob. At itong flashlight niya muna daw po ang gamitin mo. Nauuhaw yung pato? Ha? Ay nilagyan ko na ng tubig yung kulungan nila. Yung flashlight na lang ang kunin mo, Kalot. Hayaan mo na yung pato. Okay na sila doon. Ano ba yan, Lo? Ang layo naman po niya sa sinasabi namin sa naririnig niyo eh. Kung bakit naman po flashlight ang pinag-uusapan namin? Dahil kasalukuyan po naming tinitingnan ng mga itlog. Kung balot ba ang hawak namin o penoy? Malalaman po kasi yon kapag ang itlog dinikit sa flashlight. Kapag kalahating liwanag lang ang makikita sa loob. Ibig sabihin, balot po yon. Kapag buong itlog naman ang maliwanag sa loob. Penoy po yun. Mukhang marami kayong ide-deliver bukas ah. Abay, tutulong ako. May extra ba kayong flashlight dyan? Kumuha po si Kuya Kalot sa loob, Lola. Yung flashlight kasi ni Lolo, nauubusan na ng baterya eh. Oh, ano na naman nire-reklamo mo dyan, Cecilyn? Nagtatanong ako. Hindi ako nagre-reklamo, Pandoy. Ang tenga mo talaga. Ang sarap bombahan eh. Ano? Sumpaan? Bombahan, hindi sumpaan. Napakamot na naman ang ulo ko doon dahil sobrang lala talaga ang pagkabingi ni Lolo. Sobrang layo ng pandinig niya sa mga sinasabi namin. Pagkatapos po namin sa incubator ng mga itlog, pumasok na kami sa bahay at naghahanda na nga ng tanghalian ang aming tagaluto. Si Manang Melinda. Si Lolo naman, habang papasok ng bahay, sinusuyo naman si Lola na sana daw huwag makipaghiwalay. Kasi sa kakabangayan nila kanina, umabot sa hiwalayan ang pandinig ni Lolo. Kaya nahihirapan na naman si Lola na magpaliwanag na wala namang nagsabi ng hiwalayan. Tenga lang talaga ni Lolo ang mali ng pandinig. Natatawa na lang kami nila Kuya Kalot kasi kitang-kita namin na napipikon na naman ang lola ko.
Tama na po yan, Lolo, Lola. Kakain na po tayo. Eh, sino ba ang nagsabi sa'yo na hihiwalayan kita, Pandoy? Ikaw lang naman ang may maling pandinig eh. Kung ano-ano kasi ang sinasabi ng tenga mong yan sa'yo. Oo na nga. Patawarin mo na ako. Ang bilis mo magsalita eh. Mahaba pa. Hindi ko marinig yung iba. Alam mo namang bigay ako eh. Eh, kaya nga halika na. At kumain na lang tayo. Abay, magtatanan tayo? Abay, bakit naman natin gagawin yon? Baka mamaya makatagpo pa tayo ng kubot sa daan. Abay, mabagal na tayo tumakbo. Kakain tayo, hindi magtatanan. At walang kubot, ano ba? Ano? Kakain tayo. Ah, kakain na lang tayo. Abay, oo, kanina ko pang sinasabi eh. Eh di kakain. Ang dali-dali mo naman pala suyuin. Tatakutin ka lang pala tungkol sa kubot eh. Magbabati na tayo. Dahil ginamitan ni Lola si Lolo ng senyas na kakain, naintindihan na ng Lolo ko ang ibig niyang sabihin. Tungkol naman sa kubot na sinasabi ni Lolo. Ito yung uri ng aswang na ang sabi niya, nakasagupa daw niya noon. Kasama daw ng kubot na yon ay tiktik. Ang sabi nga ng lolo ko, mag-asawa daw ang dalawang yon. Kinabukasan, sumama ako kay Kuya Kalot sa pag-deliver ng mga itlog. Kompleto po kami ng mga sizes ng itlog. Small, medium, large, may extra large pa nga eh. Meron din po kaming balot na mainit-init pa, tsaka penoy. Inuna namin ang kasunod na barangay. Kasi ang sabi ng dalawa pang kasama ni Kuya Kalot, yung mga nagtatrabaho din sa poultry farm namin, may bagong nagbukas daw na tindahan sa kabilang baryo at nag-order daw ng marami. Saan na ba banda yun? Sabi, green na pintura daw eh. Baka sa dulo pa yon, Kuya. Ah, siguro nga. Habang papalapit ang sasakyan namin sa nakita naming green na tindahan, napansin namin may daanan ito mula sa likuran at may nakita kaming mga tanod na naroon. At ang kasunod nun, parang may binubuhat ang ilan sa mga ito na higaan na gawa sa kahoy at may lalaking nakahiga doon. May patay yata, Kuya. Na paano kaya yan? Ha? Wakwak yun dyan, oh. Ano kaya nangyari dyan? Oo nga, Kuya eh. Para siyang inatake ng mabangis na hayop. Iginilid niya ang sasakyan sa tapat mismo ng green na tindahan. Nakatutok lang ang paningin namin sa bangkay na ibinababa ng mga kalalakihan. Bumaba si Kuya mula sa truck, kaya sumunod na rin ako. Diretso ako sa maraming taong nanonood at maging ang dalawa naming kasamang lalaki. Si Kuya Dandan at si Kuya Lito. Nakiusyoso rin. Narinig ko naman ang boses ni Kuya Kalot sa likuran sa bandang tindahan na green. Ano pong nangyayari? Hindi ko alam. Ang sabi naman kasi nila, natagpuan daw ang lalaking niya na patay sa may kakahuyan. Napapalibutan daw ng maraming buhok. Kaya ang hinala nila, babae daw ang pumatay sa kanya. Wakwak yun dyan? Tapos butas yung dibdib? Kaya po ng babae yun? Nagtataka nga rin ako eh. Pero may iba nga ako. May dala kayong truck ng mga itlog? Kayo ba yung pinag-orderan ko ng balot? Kayo po ba si Madam Alvina? Ako nga yun. Tama po kayo. Kami po itong magdi-deliver sa inyo ng balot. Tol! Dan! Tara na! Ibababa na natin tong order ni Madam. Tumulong na rin ako sa pagbababa ng mga order ni Madam Alvina. Nakakatuwa lang kasi marami ang order niyang balot at mabait pa siya. Sa palagay ko talaga noon, nasa higit 30 pa lang si Madam Alvina. Maganda kasi siya, maputi, makinis ang kutis. Mahaba din ang buhok niya, katulad ni Lola. Yun nga lang, ang kay Lola may puti-puti na. Sa kanya naman, maitim pa. Habang nililipat namin ang mga order ni Madam Alvina sa kanyang tindahan, napansin ko si Kuya Kalot.
parang may tinitingnan siya. Kaya tinignan ko rin kung saan nakatuon ang paningin niya. Isang babae na may peklat sa mukha ang nakita niya. At tila sinusugod ito ng isang ginang na umiiyak. May isang dalagita din na pumipigil sa ginang na umiiyak din. At naririnig ko lahat ng mga sinasabi nila. Bakit sinasabi nilang siya daw yung pumatay? Hindi ko rin alam. Pero ang sabi kasi nila, hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yan. Para bang kakaiba siya? At napansin ko rin, mukhang kakaiba nga siya eh. La, napaano yung mukha niya? Bakit may mahaba siyang marka mula sa kaliwang kilay tapos papunta talaga yung sa kanyang pisngi oh? May nanakit po ba sa kanya? Tanong ko din yan dito nung nakaraang pagbukas ko nitong tindahan ko. At ang sabi naman ng mga napagtanungan ko, nataga raw yan. Nataga daw ng taong inatake niya. Ano po? Inatake niya? Kung gusto niyo talagang malaman, pwede kayong magtanong-tanong dyan. Mas alam kasi nila yun eh. Bago lang po ba siya dito? Siguro. Hindi ko alam kasi ako, bago lang din dito eh. Saan ka po ba galing? Ah, nako. Sa Maynila pa ako nang galing. Lugar kasi to ng pamilya ko noon. Binalikan ko lang. Nagpatango-tango na lang kami ni Kuya noon. Hindi rin namin ginawa ang sinabi niya na magtanong-tanong. Marami pa kasi kaming i-deliver. Kaya inikot muna namin ang aming truck at hinatid sa mga may order. Nagpunta muna kami hanggang sa ika-apat na baryo mula sa amin. Kasabay na rin noon ang paniningil. Ayos! Walang sablay yung lakad natin ngayon. Nagbayad lahat na may utang. Oo nga kuya eh. Matutuwa si Lola nito. Uuwi na ba tayo? Ano pa nga ba? Marami pa tayong gagawin doon. Mangunguha pa tayo ng mga itlog sa mga kulungan. Nagmaneho pabalik si kuya sa kung saan kami dadaan papunta sa baryo namin. Ngunit nadaan na namin ang babae na may mahabang peklat sa mukha. Naglalakad sa kalsada at biglang inihinto ni Kuya Kalot ang sasakyan. Bumaba siya at ako naman nakadungaw lang sa bintana. Miss, sandali lang. Ano kailangan mo? Pwede po ba akong magtanong? Magtanong? Magtanong ng ano? Magtanong kung paano ko pinatay yung lalaki gamit yung buhok ko. Magagawa mo ba yun? Alam kong hindi. Imposibleng ikaw yun. Pero... Salot ka! Ha? Ako? Salot? Bakit mo naman ako tinawag na ganyan? Basta alam ko, isa kang salot. Umalis ang babae na may masamang titig kay Kuya Kalot. Naiwang nakanganga si Kuya habang pinapanood ang babae na naglalakad palayo. Napakamot siya ng ulo matapos siyang pagtawanan ng dalawa naming kasama na nasa likuran. Pati nga ako natawa din. Grabe naman kuya! Tinawag kang salot? Papayag ka nun? Lokong babae yun ha. Ano salot? Hoy, hindi ako salot no. Magtatanong lang eh. Bumaba ka pa kasi. Ano ba kasi talagang kailangan mo sa kanya? Tatanungin ko lang sana yung pangalan niya. At syempre tingin ko kailangan niya nakakampi. Abay, nagmamagandang loob lang ako nun. Baka gusto mo siya kuya. Anong problema dun? Maganda naman siya. Kung walang guhit yung mukha niya, sigurado ako sobrang ganda niya. Paano ba yan kuya? Tinawag ka na niyang salot eh. Okay lang ba yun sa'yo? Matagal na pong nagtatrabaho si Kuya Kalot sa amin. Meron kasi siyang kapatid na babae na pinapaaral. Pero ang sabi niya naman, kapatid lang daw niya yun sa ina. Wala na daw po kasi ang tatay niya. Stay in po ang trabaho niya sa amin. At bali siya ang driver at tagasingil din ng aming mga pautang na itlog. Pagbalik namin, naikwento nga namin kay Lola ang mga nasaksihan namin. Patay na lalaki! At ang ebidensyang naiwan, mga buhok ng babae! Opo, Lola. Tapos yung pinagbintangan nila, yung babaeng may mahabang peklat sa mukha. Ang sabi ni Madam Alvina, nataga daw po yun. Pero hindi daw po siya sigurado kung totoo yung kwento. Basta, yun lang daw po yung sabi ng mga kapitbahay niya. Kung totoo nga yan,
Baka siya nga yung umatake sa lalaki. Ewan ko po, Lola. Kasi kanina, nung sinubukan ni Kuya Kalot nakausapin yung babaeng yon, sabi ng babae sa kanya, salot siya. Salot? Si Kalot? Oo nga po, Lola eh. Tinawag niya ako salot. Sinamaan pa niya ako ng tingin. Abay, baka yun ang tingin niya sa halos lahat ng tao. At kung totoo ang sinasabi ng Madam Albina na yon, na siya ang nambibiktima, baka nga salot ang tingin niya sa mga taong nabibiktima niya. Grabe po, no? Pati talaga ako, Lola. Anong magagawa natin kung salot ang tingin niya sa'yo? Eh, ganun ang mata niya eh. Eh, bakit itong lolo niyo nga? Kahit anong gawin natin, bingi talaga siya. Abay, kung nabibili nga lang ang tenga at madaling ipalit sa tenga niya, eh matagal na nating ginawa. Pagsapit po ng hapon, naghanda naman kami sa pag-deliver ng mga itlog. Mas marami na ang balot ngayon, dahil nga hapon malakas ang tinda ng balot. Pero habang nagmamaneho, nakatanggap ng tawag si Kuya Kalot. Pinakinggan ko lang ang pakikipag-usap niya sa kabilang linya. At maya-maya, binaba niya ito ng ngiting-ngiti. Grabe! Parang ang lakas ng balot natin kay Madam Alvina. Bakit, Kuya? Marami bang nabili sa paninda niya? Hindi lang marami. Ubus talaga. Lahat ng klase ubus daw. Ano? Ubus? 5 box ng balot yun ah. Tsaka 3 box ng penoy? Bukod pa yun sa mga itlog ng manok? Ubus lahat yun? Nakakapagtaka, diba? Tsaka oo, ubus daw. Baka may bumili lang sa kanya ng ilang box kaya naubos agad. Kaya mamaya magdi-deliver tayo ulit doon. Eh may natira pa bang luto doon? Eh kaya nga bilisan natin. Tawagan na lang natin si Manang na maghanda habang nagdi-deliver pa lang kayo. Para mamaya mainit-init natin dadalhin yung balot kay Madam Alvina. Sige Kuya, doble kahit tayo ngayong araw ah. Kapag maraming benta ang mga itlog namin noon, bilang isang bata, sobrang tuwa na po ako noon. Hindi ko po kasi dati nakahiligan ng maglaro. Lalo na't si Lolo at Lola saka si Kuya Kalot ang lagi kong kasama. Matapos naming ma-deliver ang mga order ng hapon na yon, nakabalik kami sa bahay alas 5 na ng hapon. Pero saktong pagdating namin, hinahanda na nila Lolo ang mga balot. Nilalagay na ito sa loob ng styrobox na dahan-dahan para maiwasan ang pagkabasag. At alas 5 na kami nakapag-deliver ng balot kay Madam Alvina. Madam, pasensya na po kung medyo hapon na kami. Malayo kasi yung pinag-deliveran namin nitong hapon eh. Naku, wala yun Kalot. Ang importante, nag-deliver kayo. Ha? Paano mo nalaman yung pangalan ko, Madam? Sa pagkakatanda ko eh, hindi ko pala naibibigay yung pangalan ko kanina. Kahit sa phone po nung una natin pag-uusap. Ano ka mo? Eh di ba po nag-order lang kayo tapos po pangalan mo lang yung tinanong ko? Ah, ikaw naman. Narinig ko yung pangalan mo sa batang to. Kuya Kalot ang tawag niya sa'yo, hindi ba? Ah, oo nga pala. Oo nga pala. Oh, eto, 500. Paghati-hatian nyo ah, dahil ang sipag nyong mag-deliver. Naku, wag na po. Bumili na lang po kayo ng maraming balot sa amin. Malaking tip na po yun, Madam Alvina. Naku, hindi. Deserve nyo kasi yung ganitong pagpapasalamat. Kaya sige na, tanggapin nyo na yan. Wala naman kaming magawa ni Kuya Kalot noon kundi tanggapin ang kanyang binibigay. Ang ginawa naman ni Kuya, bumili ng pagkain para sa aming apat. Kasama din po kasi namin si Kuya Dandan at Kuya Lito. Tapos ang natira, pinaghati-hatian din namin. Habang kumakain kami, nakita na naman namin ang babaeng may peklat sa mukha. Nasa tawid kalsada lang ng tindahan ni Madam Alvina. Masama ang titig niya kay Madam. Pagkatapos, lumipat ang masamang titig niya kay Kuya Kalot na lumalapit din sa kanya. Sakto naman, may mga dumaan na mga lalaki sa harapan ng tindahan. Oh, mga iho, bumili kayo ng balot ko. May natira pa naman sa baon nyo, hindi ba? Ibilin nyo yan ng balot.
Sumunod ang noo ko nang mapansin ang paraan ng pag-alok niya. Parang utos na dapat sundin. Nagkatinginan pa nga kami ni Kuya Dandan na para bang katulad ko. Napansin niya din ang napansin ko. Huminto naman ang mga lalaki at humarap kay Madam Alvina. Bumili kayo ng balot o Penoy ha? 12 ang isa niyan. O ikaw, bumili ka ng 3 tapos ikaw, 2 bilihin mo. Napanganga na lang ako nang sumang-ayon ang 2 lalaki at bumili nga ng naaayon sa gusto niya. Dahil doon, napapunan ako. Ang galing nyo naman pong magbenta, Madam Alvina. Paano mo po sila napapasunod? Anong napapasunod? Hindi sila sumusunod lang. Bumibili sila kasi gusto nila yung paninda ko. Ganon po ba yun? Sa inyo ito galing, hindi ba? Ganon kalakas ang balot nyo dito sa tindahan ko. Kaya nga bukas mag-deliver kayo ulit dito, ha? Kasi siguradong itong mga dinala nyo dito, mauubos to agad. Oy, mga suke! Meron akong bagong deliver na balut dito. Tingnan nyo oh, mainit-init pa. Hali kayo, bilhin nyo na to. Inabangan ko ang paglingon ng mga tao. Pero ang iba, hindi lumingon. Ang iba naman, nakatingin sa babae at kay Kuya Kalot na nag-uusap. Kaya naman lumabas si Madam Alvina sa loob ng tindahan niya at hinarangan ang mga tao. Ang sabi ko ay may bagong deliver ng mga balut. Bumili na kayo sa akin. Sige na. Kitang-kita ko na bumaling ang mga tao sa tindahan niya at naglakad palapit doon. Ngiting bumalik si Madam Alvina sa pwesto niya. Saka naman siya nagbenta ulit. O ikaw, bumili ka ha? 6 ang sayo. Tapos ikaw, 5. O ikaw, medyo may kaya-kaya ka. Bumili ka ng 20 ha? Naubos ang isang box ng balut niya pagkatapos may huminto na sasakyan at may lumabas na lalaki at dalagitang babae naman na bibili ng balut. Sa una, gusto nilang bumili ng 10 lang. Pero ang sabi ni Madam Alvina, bilhin nila ang isang box at ganun nga ang nangyari. Napalunok na lang ako ng mga sandaling yon. Pagbalik ni Kuya Kalot sa pwesto nito, natigilan din ito nang makitang 2 box na lang ng Penoy at 1 box na lang ng balut ang natira. Hala, nasaan na yung ibang balut? Tubalikod lang ako ah. Nabili na nga eh. Maraming bumili kuya. Agad-agad? Ang galing kuya no? Ang daming bumibili. Nakita mo naman yung diskarte ko, di ba, Julina? Ganun talaga kapag negosyante. Alam niyo din po yung pangalan ko? Syempre narinig ko din. Ito nga ang 2 kasama mo, oh, di ba? Si Dandan ito at saka si Lito. Hindi ba porket matanda na ako, mahirap na akong magmemorya ng mga pangalan? Aktibo pa ang utak ko, mga iho. Kaya sa isang pandinig lang, hindi ko yan makakalimutan. Ay, oo nga po. Napagpasyahan namin nila Kuya Kalot na pagmasda ng paraan ng pagtitinda ni Madam Alvina. Sa una, napapansin ko na parang iba. Pero kalaunan, nakikita ko na parang gustong-gusto din ng mga tao ang bumili ng balut. Lalo na ang mga bumibili ng pangmaramihan. Alas 7 ng gabi, naubos ang paninda ni Madam Alvina. Pati ang mga itlog ng manok. Kaya naman nakuha na namin ang kapital noon. Habang nasa biyahe kami pa uwi, nag-uusap na naman kami ni Kuya Kalot habang ang 2 kasama namin nasa likuran naman ng truck. Grabe kuya no, parang ang hirap paniwalaan na ibenta niya lahat ng itlog sa loob lang ng 1 araw at naka-2 deliver pa tayo sa kanya. Nakakapagtaka nga eh, para bang may hindi normal ako napapansin? Huh? Tulad naman ng ano, kuya? Yung paraan ng pag-aalok niya, parang may iba. Yung parang nag-uutos? Napansin mo din pala eh. Oo naman, kuya. Pero naisip ko din, sumusunod yung mga tao eh. Baka ganun lang talaga siya. At baka willing lang talagang bumili yung mga yun ng balot.
Sabi pa nga nung iba, masarap niyang suka niya, di ba? Baka dahil sa sawsawan niya, kaya binabalik-balikan yung paninda niya. Oo nga no, baka dahil nga sa suka. Eh masarap pa naman yung balot kapag masarap yung timpla ng suka, no? Pero nga pala kuya, di ba kinausap mo yung babae kanina? Anong sabi niya sa'yo? Ganun pa rin yung sabi niya sa akin. Salot daw yung lahi ko. Nakakapikon nga eh, pero iniintindi ko na lang. Tapos inalok ko nga siya magtinda ng balot pero ayaw niya. Eh tatanggi talaga siya. Kasi isipin mo naman kuya, sinong bibili ng balot niya kung tingin sa kanya ng iba masamang tao? Eh pero teka, tinanong mo ba kung anong pangalan niya? Oo, siya si Lorena. Galing daw siya sa kabilang bayan. Tapos kaya daw siya nandito dahil meron daw siyang ibang pakay. Ha? Huh? Ano naman daw pakay niya, kuya? Eh, hindi ko nga alam eh. Hindi niya kasi sinabi sa akin. Oy! Biglang naipreno ni Kuya Kalot ang sasakyan at nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa unahan. Kitang-kita ko ang reaksyon niya. Sobrang takot na takot siya. At pagtingin ko naman sa unahan, wala naman akong nakita. Bakit kuya? May nakita ka ba? Meron. Babae. Babae mahaba yung buhok. Ano? White lady? May white lady? Saan? Hindi ko alam. Nandyan lang siya kanina sa harapan ng truck natin. Pero hindi siya white lady. Babae lang siya. Mahaba ang buhok pero hindi puti yung suot niya kaya hindi siya white lady. Buhagag yung buhok niya eh. Hindi ba ang buhok ng white lady bagsak? Eh yung sa kanya buhagag eh. Parang hindi nakakakilala ng suklay. Pero wala naman ako nakita kuya eh. Basta, nandiyan siya kanina. Maging ang dalawa naming kasama sa likuran, bumaba rin, nagtanong kay Kuya Kalot. Parehong rason lang ang sinabi niya. Pero ang sabi ng dalawa, baka napagod lang siya kaya naman nagpa siya siyang magmaneho ulit. Malapit nang mag-alas 8 nang dumating kami sa bahay. Inasahan namin na si Lola ang makakaharap namin. Pero si Lolo ang nagbukas ng pintuan. Abay, bakit na kayo ginabi? Hinintay po kasi naming maubos yung paninda ni Madam Alvina, Lolo eh. Para makuha namin agad yung kapital. At saka bukas po. Abay, sandali, sandali. Magdahan-dahan ka po. Hindi lahat na sinasabi mo ay naririnig ng lolo mo. Napakamot na lang ako sa ulo at piniling lumapit sa kanya. At sa mismong tenga niya, sinabi ko ang gusto kong sabihin ng malakas at dahan-dahan. Ang sabi ko po, hinintay po namin na maubos yung paninda ni Madam Alvina para maiuwi po namin yung kapital. Ano ka mo? Alvina? Opo, si Madam Alvina. Si Alvina? Abay, kapangalan niya yung ex-girlfriend ko ah. Ex? May ex ka pala, Lolo? Mukhang nilipad ng hangin ang tanong ni Kuya Kalot sa pandinig ni Lolo, kaya hindi siya nito pinansin. Pero sa kabila ng pagkabingi ni Lolo, naging matalas naman ang pandinig ni Lola. Ano ka mo? Ex-girlfriend ng lolo mo, Jolina? Oo daw po, Lola. Grabe si Lolo, no? Kahit bingi may ex-girlfriend. Abay, siyempre naman. Dumaan si Lolo sa pagiging binata kaya hindi nakakapagtaka kung may ex-girlfriend siya. At baka hindi niya nakakalimutan kaya naaalala niya pa rin yung pangalan. Anong sabi mo, Kalot? Hindi niya makakalimutan. Abay, baka gusto niyang putulan ko siya ng dalawang ulo. Ex pala, ha? Eh, teka nga. Nasaan na ba yung itak? Eh, Lola, ano pong gagawin niyo? Puputulan ko ang lolo mo. Dahil baka partihan pa niya ang ex niya kapag nagkita sila. Kung talagang ex niya ang tinderang yon. Ano po? Nako naman, Lola. Bingi po si Lolo. Hindi niya na alam kung bakit ka nagagalit. At baka naman hindi po ex ni Lolo yun. Oo nga po, Lola.
Mukhang bata pa naman yun para maging ex-girlfriend ni Lolo. Kaya wag po kayo magpalalos-dalos. Kawawa naman po si Lolo kung maputulan. Napakamot na lang ng ulo si Kuya Kalot. Pagsapit naman ang hating gabi, nagising ako sa malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Napaangat ako ng ulo at pinakinggan ang walang tigil na kalabog na yon. Bumangon ako at napatingin sa may sahig. Tulog na tulog si Kuya Kalot sa nilatag na kutsyon doon. Pero sandaling titigo lang sa kanya, gumalaw siya. Ano yun? Ang lakas ng kalabog, Kuya. Nasa bubong lang natin eh. Oo nga no. Teka, lalabas ako. Huwag, Kuya. Paano kung aswang yan? Naniniwala ka sa ganun? Paano kung ibon lang pala? Ganon kalaki yung tunog. Parang hindi ibon lang yan, Kuya eh. Eh paano kung agila? Eh kung agila, may ganon ba sa lugar natin? Parang wala naman eh. Pero wala na rin naman akong nagawa nang lumabas na siya ng kwarto at sumunod naman ako sa kanya. Paglabas namin, nakasalubong namin si Kuya Dandan at Kuya Lito. Lumabas din mula sa kwarto nila at lumapit sa amin. Narinig din pala nila ang kalabog, kaya nag-usap silang tatlo kung ano ang gagawin. Sama ko sa iyo, Kuya! Dito ka lang, Julina. Bantayan mo si Lolo't Lola. Anong nangyayari? Bakit may naririnig akong kalabog sa ibabaw ng bahay natin? Ewan ko nga po, Loli. Pupuntahan nga po namin ni Dandan. Pero biglang naghiyawan ang mga manok sa kulungan ng mga ito sa likuran ng bahay. Sa dami ng manok doon, maririnig talaga ang mga putak ng mga ito. Ano yun? Parang may nanggugulo sa mga manok natin. Abay, puntahan ninyo. Baka ahas yon, o baka kung anong mabangis na hayop. Opo, Lola. Tara na, Lito. Dandan! Sama ko, Kuya. Diyan ka lang, Julina. Dandan! Akin na itak. Nandyan lang sa ilalim ng hagdan. Abay, teka. May buntot pagi dito ang lolo ninyo. E teka, kukuhanin ko. Bumalik si Lola sa loob ng kwarto nila ni Lolo. Ako naman, bumaba na ng hagdan. Pati si Manang Melinda nagising din at natatakot na sa mga nangyayari. Mas lumakas pa ang hiyawan ng mga manok sa likuran. Pagbalik ni Lola, may dala na siyang buntot pagi. Eto Kalot, oh. Eto ang gamitin mo. Ibigay mo kay Dandan niyang itak. Tapos kay Lito yung espading. Alam kong marunong ka naman dito sa buntot pagi. Bakit may ganyan si Lolo, Lola? Aba, ewan ko. Ang sabi niya ito daw ang ginamit niya nung nakipag-away siya sa kubot. Hindi ko naman alam kung totoo. Pero pwede itong magamit sa kung ano man ang nanggugulo sa mga manok natin. Maraming salamat ho, Lola. Pupuntahan na po namin yung likuran. Dahil ayaw naman akong isama nila Kuya Kalot, naiwan ako sa loob ng bahay kasama nila Lola. Si Lolo, dahil bingi, hindi pa rin nagigising at hinayaan lamang namin siya. Pagkatapos naman ng ilang minuto, tumahimik na ang buong paligid at bumalik sila Kuya Kalot. Ano Kalot? Nakita mo ba kung anong mga hayop ang umatake sa manuka natin? Lola! Hindi ka maniniwala. Ang dami namatay sa mga manok natin. Pero wala kami naabutan na kung anong halimaw na umatake doon. Pagtingin ko sa basahan na hawak ni Kuya Kalot, buhok ng tao ang naroon. Parang buhok ng babae. At pansin ko din na parang nandidiri siya. Kaya siguro basahan ang ginamit niya para madala sa bahay ang nakita niyang ebidensya. Ano ba iyan? Buhok! Marami pang ganito, Lola. Ang isang kulungan inatake niya. Halos kalahat yung mga manok doon napatay niya. Yung iba halos wala na matira sa katawan. Aba, Julina. Gisingin mo ang lolo mo. Kailangang makita niya ang bagay na to. Opo, Lola.
Mabilis akong umakyat sa taas at pinuntahan si Lolo sa kwarto nila. Ginising ko siya. Nahirapan pa nga akong gisingin siya dahil sa himbing ng tulog niya. Lolo! Lolo, gising po! Inatake ang manuka natin! Gising po, Lolo! Sino ka ba? Abay! Lo, ako po to. Bangon ka po muna. May dapat ka pong makita. Ha? Patola? Hindi po patola, Lo. Ang sabi ko po, may dapat kang makita. Diwata? May nakita kayong diwata? Napakamot ako sa ulo sa sobrang layo ng pandinig niya. Kaya ginawa ko ulit ang madalas kong ginagawa. Nilapit ko ang bibig ko sa tenga niya at malakas na nagsalita pero mabagal. Yung manukan po natin, inatake po. Maraming namatay sa manukan natin. Ano? Yung manukan natin inatake? Opo, Lo. Sinabayan ko ng pagtango ang sagot ko at katulad ng inaasahan, dali-dali siyang bumangon at sumilip sa ilalim ng higaan nila. Nasaan na yung buntot magi ko? Nasa baba na po, Lo. Ginamit po ni Kuya Kalot. Ano? Kinuha ng kubot? Hindi po kubot. Ginamit po ni Kuya Kalot. Ni Tululot? Si Tululot yung kumuha ng buntot magi ko? Masusugatan ko na siguro ang anit ko sa kakakamot ko dahil sa sobrang pagkabingi ng lolo ko. Yung tulilot pala na tinutukoy niya, yun yung paboritong programa niya sa radyo dati nung hindi pa siya bingi. Humugot na naman ako ng malalim na hininga at nilapit ang bibig sa kanyang tenga. Hiniram po ni Kuya Kalot yung buntot pagi mo para labanan po kung sino man po yung umatake sa manuka natin. Anong sabi mo? Si Kalot, inatake yung ating manukan. Ang bingi mo naman, Lolo. Sabi ko po, si Kuya Kalot, lumaban sa umatake, doon sa manukan. Inisa-isa ko na talaga sa tenga niya ang mga salita. At mabuti na lang, narinig na niya sa wakas. Pero halos mamaos ako sa kakasigaw sa tenga niya. Bumaba kami ni Lolo at agad na pinakita ni Kuya Kalot ang buhok na nakuha nito. Si Lolo, hinawakan niya ang mga buhok at saka siya nagsalita. Buhok ito ng isang kubot na aswang. Ano po? Basta may biktima at may naiwang buhok sa paligid at katawan ng biktima. Ibig sabihin nun, isang kubot ang umatake sa kanya. Sinasabi mo ba na may kubot dito sa lugar natin? Ha? Ang sabi ko, totoo ba talaga ang kubot? Ha? Anong hinablot? Eh, Julina, sabihin mo nga sa lolo mo ang sinabi ko. Eh, ang sakit na nga po ng lalamunan ko, lolay. Eh, siya'y sige na. Wala tayong magagawa kasi bingi ang lolo mo. At alam kong malakas ka sa sigawan. Kailangan niyang maintindihan ang nangyari sa atin. Bagsak balikat na naman akong napabuga ng hangin. At hinawakan na naman ang lolo ko sa balikat. Tumingkayad ako para masigawan siya sa tenga. Ang tanong po ni Lola, kung totoo daw po ba yung kubot? Ah, abay oo naman. Totoo ang kubot. Kaya nga sabi ko, gamit ang buntot pagi, natalo ko yung isang kubot noon. Ibig sabihin, Lo, nakita mo yung mukha ng kubot? Ha? Julina, sige, sabihin mo kay Lolo yung tanong ko. Eh, ayoko na kuya, sakit na ng lalamunan ko eh. Ikaw na lang, may boses ka naman eh. Lumapit siya kay Lolo at nilapit sa tenga nito ang bibig at sumigaw din ang dahan-dahan. Ang sabi ko, Lo, kung nakita mo ba yung mukha ng kubot? Ah, abay oo naman. Nakita ko. Ang pangit niya. Mas pangit pa siya kesa sa lola niyo. Dahil doon umalis si Lola at
Pagbalik niya, may dala na siyang walis tingting at pinalo si Lolo sa puwet. Aray ko naman! Ano bang ginagawa mo, Cecilyn? Bakit ka namamalo? Sino ka mo ang pangit? Ha? Sino ang pangit? Dahil paulit-ulit na namamalo si Lola, nagtago sa likuran ko si Lolo at ako ang laging natatamaan ng walis tingting. Kaya panay ang taas at baba ng mga paa ko, salitan, kaliwat kanan. Ang sakit kasi sa balat ng walis tingting. Kinabukasan noon, dumami ang tao sa manuka namin dahil nireklamo namin ang nangyari sa aming negosyo at sa 10 manok namin na inahin pa ang mga namatay. Sa gilid po ng kulungan ng mga manok, may mga naiwang mahahabang buhok. Sinunda namin ang mga buhok na yon at dinala kami sa gitna ng palayan na may maliliit pa lang na mga palay. Kitang-kita pa ang mga bakas ng paa na tila tao sa gitna ng kahon at maraming parte nito ang nasira. Kaya naman nagreklamo ang may-ari. Pagkatapos noon, isang oras naman ang lumipas. Merong dinala ang mga tanod sa lugar namin at nakita nga namin ng babaeng may sugat sa mukha. Eh, hindi ako may gawa niyan. Kung may putik man ako kagabi, hindi ibig sabihin nun. Ako ang may gawa niyan. Meron akong hinahabol kaya marami akong putik. Nagulat ako sa narinig na yon. Ayon sa mga pinag-uusapan nila, may nakakita raw sa babaeng yon na may putik nga daw sa katawan nung gabing yon. Napatingin din ako sa mga paa niya at napansin ko nga may mga putik pa sa mga mahahabang kuko niya. Naisip ko talaga noon, siya ang aswang. Nagprotesta si Kuya Kalot at ipinagtanggol ang babae. Sinabi niyang hindi ito ang halimaw na sumalakay sa amin. Handa raw siyang patunayan ang bagay na yon. Bigyan lang daw siya ng tamang panahon. Sigurado ka ba, Kuya, na hindi siya yung kubot? Tingnan mo, mahaba din yung buhok niya. Hayaan mo. Kakausapin ko siyang magpagupit para dagdag linis sa pangalan niya. Eh paano kung hindi siya susunod sa'yo? Alang-alang sa kalinisan ng pangalan niya, alam kong susundin niya ako. Tara na! Halina kayo't malilate na tayo sa pagdi-deliver na itlog. Saan natin pag-usapan yung tungkol kay Lorena? Sa pag-deliver namin ng mga itlog, napagpasyahan din ni Lolo at Lola na sumama. Gusto daw nilang makilala si Madam Alvina, yung malakas daw magbenta ng balot. Kaya naman si Kuya Lito ang kasama ni Manang Melinda sa bahay para asikasuhin ang paglilibing ng mga namatay na manok. Hindi na rin kasi yon makakain ng tao dahil paano kung aswa nga ang umatake. Baka mayanggaw pa kung sino man ang kakain nun. Pagdating naman sa tindahan ni Madam Alvina, nagulat si Lolo Pandoy. Alvina? Pandilino? Abay, ikaw ba talaga yan? Ano nangyari? Imposible! Huling nakita kita eh, ganyan ang mukha mo tapos ngayon tumanda na ako't lahat, ganyan ka pa rin? Siya ba ang ex mo, Pandoy? Ha? Naiinis na inilapit ni Lola ang bibig sa tenga ni Lolo at inulit pa ang sinabi. Siya ba ka ako ang ex mo? Ah, oo, nakakapagtaka ano? Abay, maganda pa rin siya, di ba? Abay, oo nga ano, maganda pa rin. Ay, nagtataka nga ako. Bakit parang lumunok siya ng makapangyarihang bato? Yung may kakayahang pigilan ng pagtanda, ano? Kumusta naman ang buhay mo kasama ni Pandilino? Aba, eh mahal ko pa rin kahit bingi. Hindi ba, Pandoy? Ha? Ang sabi ko, kailangan na nating umalis dahil may i-deliver pa tayo. Itong mga itlog doon sa kabilang baryo. Ado? Kabaong? Ay nako, ewan ko sa'yo. Ah, eh pasensya ka na, Alvina. Simula kasi nung naging asawa ko tong si Cecilyn eh, bigla na akong nabingi.
Pero dati nung ikaw naman yung girlfriend ko eh, hindi naman ako bingi, di ba? Ay, baka naman na karma ka kasi niloko mo ko, Pandilino. Pero okay lang yung bingi ka. Ang mahalaga, mahal ka ng pamilya mo. Ano? Guwapo ko? Salamat! Alam ko naman na hanggang ngayon eh, guwapo pa rin ako sa'yo. Aray! Aray ko naman si Celine! Katanda-tanda mo na! Asyumero ka pa rin! Hinila ni Lola ang tenga ni Lolo pabalik sa truck. Natawa na lang kami ni Kuya Kalot at Kuya Dandan. Sa likod ulit ako sumakay kasama ni Kuya Dandan dahil si Lolo at Lola katabi ni Kuya Kalot sa harapan. Pagsapit ng tanghali, nasa bahay ulit kami. Nag-aaway na si Lolo at Lola dahil kay Ma'am Alvina. Halos walang katapusan ang pagtatalo nila. At paulit-ulit lang na salita ang sinasabi ni Lola. Gawa nga ng bingi si Lolo at kailangan niyang ulitin ang salitang hindi nito naririnig. Hay ka lahat! Huwag na kayong magde-deliver doon kay Alvina, ha? Ha? Bakit naman po, Lola? Sayang naman po kasi ang lakas niya magbenta. Basta. Hindi maganda ang kotob ko sa babaeng yon. Dahil po ba ex ni Lolo? Hindi lang yon. Hindi ba kayo nagtataka? Dati siyang kasintahan ang lolo ninyo. Ang lolo ninyo ay nasa 76 na. Pero ang mukha ng babaeng yon, parang 35 pa lang. Nasa 28 ang lolo ninyo nung kinasal kami. Isipin nga ninyong maigi. Ano yon? Nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Kasintahan na niya ang lolo ninyo. Baka naman bata lang po talaga yung mukha niya, Lola. Tsaka isa pa, baka gumagamit siya ng product na pambabata. Basta. Huwag na kayong magde-deliver doon, ha? Umuon na lang po kami para wala nang maraming gulo noon. Ngunit pagsapit ng hapon, kontsaba namin si Manang Melinda para sa 5 pang box na balut na i-deliver kay Madam Alvina. Sa pagkakataong yon, 3 na lang kami na nag-deliver. Nagpaiwan na si Kuya Lito sa bahay para makatulong sa trabaho sa manukan. Kaya naman kasama na namin si Kuya Danda na nag-deliver kay Madam Alvina. Muli ay pinanood namin ang paraan ng kanyang pagbebenta. Oh, mga suki, halikay dito. Marami akong balut dito. Oh, ikaw, 5 kuhanin mo, ha? Oh, ito ang sausawan, kumuha ka lang. Tapos, di ba ikaw, matakaw ka? 7 ang kinuha mo nung nakaraan, di ba? Kaya mag-10 ka na ngayon. May natanaw siyang paparating na sasakyan at lumabas siya. Tinitigan niya ang sasakyan at huminto rin ito sa harapan ng tindahan. Inutusan ito ni Madam Alvina na buksan ang bintana at binuksan nga niya ito. Nakatingin ang lalaki kay Madam Alvina at si Madam Alvina naman nagsalita sa lalaki. Bilhin mo na tong isang box ko ng balut, ha, mainit-init pa to. Kumunot ang noo ko nang mapansing tila wala sa sariling tumango ang lalaki at ngiting bumalik sa loob ng tindahan si Madam Alvina at kinuha niya ang isang box ng balut. 180 na piraso ang laman nun at tinanggap naman yon ng lalaki. Binayaran din ito at umalis. Pagkaalis ng sasakyan, nakita ko ang babaeng may sugat sa muka, nakatayo sa tawid ng kalsada. Pinuntahan ito ni Kuya Kalot at sa pagkakataong yon, sumama ako. Dahil alam ko na ang pangalan niya, binati ko siya. Magandang hapon po, Ate Lorena! Bali, ito yung apo ng amo ko, Lorena, si Julina. Gusto mo ba ng balut, Ate Lorena? Malakas ang balut ni Madam Alvina, oh. Hindi ka ba naiintriga sa lasa? Tara, tikman natin. Mukhang masarap yung suka na timpla niya, eh. Ayokong kumain ng balut galing sa tinda niyan. Bakit naman po? Dahil ayokong malason. Po? Malason? Magdidilim na, hindi naligtas sa daan. Umalis na kayo dito. Oo nga pala, no? Pero ano, gusto mo bang sumama sa amin? Bakit naman ako sasama sa inyo? Kasi baka mamaya
May mabiktima na naman tapos ikaw na naman yung mapagbintangan. Sanay na akong mapagbintangan, Kalot. Pero hindi ko kailangan maglabas ng patunay na hindi ako aswang. Meron akong misyon na dapat tapusin, kaya hindi ako makakasama sa inyo. Ano po yung misyon nyo, ate? Misyon na mahirap intindihin para sa inyo. Kaya sige na, umalis na kayo, bago pa kayo abutan ng dilim sa daan. Eh, magdidilim na nga eh. Hintayin na lang namin maubos yung balot ni Madam Alvina, tapos uuwi na din kami. O kung gusto mo, kain tayo, bili tayong balot. Kakasabi ko lang, diba? Hindi nga ako kumakain ng balot galing sa tinda niya. Eh, di dun ka sa bahay kumain ng balot. Gusto niyo po ba yon? Saka na lang siguro. Hindi namin siya napilit nung panahong yon. Kaya naisip ko, kaya hindi siya mapilit dahil nga meron siyang tinatago. Hindi ko lang alam kung ano. Alas 8 na rin kami nakauwi at nakuha namin ang malaking bayad mula kay Madam Alvina. Ang laki na naman nakinita natin ngayong araw, no, kuya? Oo nga eh. Ang lakas talaga kasi magbenta ni Madam Alvina. Pero may napapansin talaga ako sa kanya. Para kasi siyang naguutos kapag nag-aalok. Tsaka isa pa, naisip ko rin na sabi ni Lola, ex siya ni Lolo. Tapos sobrang bata niya tignan. Dapat pala, tinanong natin siya, kuya, kung ilang taon na siya, no? Napapreno ulit si Kuya Kalot nang biglang may mabigat na bagay na tumalon sa bubong ng aming truck. Napatingala kami sa ibabaw at nararamdaman namin na parang tinutuklap nito ang bubong. Dahil doon, muling pinaandar ni Kuya Kalot ang makina ng sasakyan at pinatakbo ito. Ngunit sumigaw si Kuya Dandan habang nakatingin sa bintana sa mismong gilid niya. Pagtingin ko roon, lumakas din ang sigaw ko nang makita ang makapal na buhok na nakalugay sa bintana. Binalot na ako ng matinding kaba noon. Wala na akong tiwala sa tibay ng sasakyan. Pakiramdam ko noon, anumang oras, mawawala na ang bubong ng sasakyan namin dahil pilit itong inaalis ng kung anong klaseng nilalangman ang nasa itaas. Pagewang-gewang na ang takbo ng sasakyan namin hanggang sa bumangga ito sa isang malaking kahoy at tumama ang noo ko sa unahan. Kaya naman nahilo ako bigla. Julina, okay ka lang ba? Kuya Kalot, si Kuya Dandan! Dandan? Ano, okay ka lang ba? Sumagot ka! Parang wala siyang malay, kuya. Hindi ko siya makita, ang dilim kasi. Kinapa ko si Kuya Dandan, pero unti-unti siyang natutumba sa unahan. Naramdaman ko rin ang kamay ni Kuya Kalot sa likuran ko. Kaya umayos ako ng upo. Saka ko lang naramdaman na may likidong tumulo mula sa noo ko. Sa medyo taas ng sugat ko. At nang hawakan ko ito, base sa amoy, dugo yun. Sumama ang pakiramdam ko noon. Naduduwal ako sa sobrang pagkahilo. Pero nilalabanan ko kasi ayaw kong mahimatay sa ganong sitwasyon. Eh ikaw, ayos ka lang ba? May sugat ako sa ulo, kuya. Nauntog kasi ako. Ikaw, okay ka lang ba? Wala akong ilaw. Pareho lang tayo, Julina. Nagdudugo din yung sugat ko. Kaya wala tayong choice ngayon kundi protektahan ng isa't isa. Umuga ulit ang sasakyan at napasigaw ako ng malakas. Naramdaman ko ang paghawak ng mahigpit ni Kuya Kalot sa braso ko. Umiyak na ako sa takot. Hindi ko akalain mararanasan namin ang pangyayaring yun. Julina, huwag kang maingay para hindi tayo marinig. Pero kuya, alam niyang nandito tayo sa lobby. Paano kung buksan niyo yung pintuan? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin, kuya? Dinig na dinig ko pa ang pag-angil ng halimaw sa ibabaw ng bubong ng sasakyan. Biglang umilaw na naman ang phone ni kuya at mabilis siyang nagtipa para siguro humingi ng tulong. Pero parang nadismaya siya. Putya naman oh, kung kailan kailangan ko saka wala pa akong load. Kipad lang naman ang phone niya noon at walang free data noon para magamit para makahingi ng tulong. Tanging tawag at text lang ang paraan niya. Ang problema,
wala ngang load. Sakto naman na naubusan siya. Umuga na naman ang sasakyan at sa harapan namin. Unti-unting iniilawa ni Kuya ang bagay na naroon. Napakakapal ng buhok. Halos sinakop na nito ang buong unahan at hindi na makita ang labas. Pareho na kaming napasigaw ni Kuya at dali-dali niyang in-start ang sasakyan. Putragis naman! Umandar ka! Umandar ka naman! Anong gagawin natin, Kuya? Ayaw umandar ng truck! Buksan mo yan nasa harap, Julina. May gunting dyan. Tapos kunin mo yung rosaryo na nakasabit sa harap natin. Isuot mo yan! Habang pilit na pinapaandar ni Kuya Kalot ang truck, inuga-uga din ito ng aswang. At ngayong nasa harapan na siya namin, kitang-kita ko ang mga halimaw niyang muka. Kulubot ang balat niya at nagbabaga sa pula ang kanyang mga mata. Ang nakakadiri pa, naglalaway siya. Dali-dali kong kinuha ang rosaryo na nakasabit at sinuot yon. Julina, Kalot, sumama kayo sa akin. Ano? Bakit naman kami sasama sa iyo? Anong tingin mo sa amin? Hangal? Sumama kayo sa akin. Buksan niyo ang pinto. Sumunod ka, Kalot. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero yon ang huling naalala ko nung pagkakataon yon. Dahil nakita ko na lang ang aking sarili. Nasa labas na ng truck. At katabi ko si Kuya Kalot. Nagising ako sa angil ng isang mabangis na hayop. At napatingin na lang ako sa aking sarili. Paano ako nakarating dito? Anong nangyayari? Kuya, paano tayo nakalabas? Bakit tayo lumabas? Hindi ko din alam, Julina. Ngunit umalingaw-ngaw ang tunog ng hagupit ng latigo. At pagtingin namin, sa harapan sa gitna mismo ng kalsada, dalawang nilalang ang naglalaban. Ang isa ay halimaw, ang isa babae na may hawak na latigo. Mabilis kumilos ang halimaw, pero mabilis din siyang manghina kapag natatamaan ng latigo. Para bang ang latigo na yon, isang buntot pagi. Kahit kailan talaga, hadlang ka sa mga plano ko! Dahil intensyon ko talagang pigilan ang mga plano mo! Kung ano man yon, hanggat nakikita kong gumagawa ka ng masama, hindi kita tatantanan hanggat hindi kita napupuksa! Lorena? Maging ako ay nagulantang nang makita na si Ate Lorena nakalaban ang aswang. Hinawakan ako ni Kuya Kalot at muling pinaakyat sa loob ng truck. Tumingin muna siya sa gawin ng dalawa na naglalaban at saka tumingin sa akin. Julina, dito ka lang! Tutulungan ko si Lorena. Ano? Eh kuya, baka masaktan ka dyan. Kailangan ko tulungan si Lorena. Eh ano panlaban mo sa kanya? As in, nandun sa likod ng truck natin. Yun yung gagamitin ko. Ano? As in? Ngunit imbis na sagutin ako, sinara niya ang pintuan ng truck. Takot akong lumabas noon, kaya kahit gusto kong pigilan si Kuya Kalot, pinili kong manatili sa loob. Hindi nagtagal, nakita ko na lang siyang may dalang malaking lata at alam kong ang laman nun ay asin. Tumakbo siya palapit sa dalawa at sinabuyan ng asin ang aswang na may mahabang buhok. Nag-alipasa ito sa init, kung saan sa ang parte ng katawan tumatama ang kamay nitong may mahahabang kuko. Maalis lang ang asin sa kanyang katawan. Sinundan pa ito ni Ate Lorena ng hagupit ng buntot pagi. Hanggang sa napilitan na ang aswang na umalis na lang. At sa isang iglap niya lang yun nagawa. Hahabol pa sana si Ate Lorena. Pero pinigilan siya ni Kuya Kalot at hinila papunta sa sasakyan. Binuksan ni Kuya Kalot ang truck at kinausap ako. Tara na, Julina! Baba na! Kukunin ko si Dandan dyan! Anong gagawin natin, Kuya? Maglalakad tayo! O di kaya magabang tayo ng tricycle para makauwi tayo sa atin. Hindi na makakaalis yung truck na to kasi butas yung mga gulong. Binaba namin si Kuya Dandan. At mabuti na lang nang makababa na siya. Nagising din siya. Si Kuya Kalot naman,
Kinuha na lang niya ang pera at iba pang pwedeng magamit para malabanan ang aswang at saka si Narayon. Tumakbo kaming apat mula roon hanggang sa makarating na nga kami sa bahay. Pagdating namin, kitang-kita ni Lolo at Lola ang aming sitwasyon dahil naiilawa na si Ate Lorena. Kitang-kita na rin ang mga sugat niya mula sa aswang. Kami namang tatlo, pare-pareho kaming may mga sugat sa ulo. Namaga pa nga ang ilong ni Kuya Dandan, kaya siguro siya nahimatay dahil sa ilong siya natamaan. Anong nangyayari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Lola, inatake po kami ng kubot. Nakita namin siya la. Muntik na kaming mapahamak. Buti na lang, nandiyan si Ate Lorena. Iniligtas niya kami. Ano ka mo? Eh, pasensya na la. Butas kasi yung gulong ng truck eh, kaya iniwan na namin dun. Kung hindi naman kasi, mababalikan kami na aswang dun. O siya nga pala, ito po pala yung kinita ng buong araw. Mabuti na lang, hindi ko nakalimutan sa sobrang takot. Habang nagsusumbong kami, nangibabaw naman ang boses ni Lolo mula sa taas na bumababa sa hagdan palapit sa amin. Sus Mar Joseph Santesima, ano nangyari sa inyo? Abay, bakit puro dugo kayo? Lolo, inatake kami ng kubot. Ano? Kahit hingal, hinawakan ko siya sa balikat at sinigawan sa tenga, pero dahan-dahan ulit ang pagbigkas. Lolo, inatake po kami ng kubot. Ano? Inatake kayo ng kubot? Nasaan yung kubot? Muli akong tumingkayad at sumigaw ulit sa tenga niya. May buntot pagi po si Ate Lorena. Napaalis po niya yung kubot. Si Alvina, nilabanan yung kubot? Hindi po si Alvina. Eh sino? Siya po, si Ate Lorena. Tinuro ko na lang si Ate Lorena. Nasa couch siya at inaasikaso na ni Manang Melinda. Tinuro ko na lang si Ate Lorena habang ginagamot siya ni Manang Melinda sa sofa. Eh, ikaw? Ikaw yung lumaban sa kubot? Eh, kaya bata-bata mo pa. Pero teka, nandito ka kanina umaga. Opo, Lolo. Ako po yung napagbintangan na aswang na umatake sa inyo. Ano? Lakasan mo nga yung sinasabi mo't hindi kita marinig. Para kay Ate Lorena, hinawakan ko ulit si Lolo sa balikat para ipaintindi ang sinasabi niya. Sabi niya po, siya yung madalas na pinagbibintangan na aswang, kahit hindi naman siya. Aba eh, bakit naman ikaw? Kung ikaw tong may kakayanan lumabas sa aswang ano, nakilala mo ba yung kubot? Umiling kaming lahat para ipaintindi ang salitang hindi, kasi bawat isa sa amin pagod nang sumigaw. Abay ko sa bagay, magaling sila magtago at manguto ng mga tao. Sila'y nilikhang mapagpanggap at mapangakit. Tsaka mabuti na lang nakaligtas kayo. Malakas ang kubot at mahirap labanan, kahit meron kang buntot pagi. Mukhang may alam ang lolo niyo tungkol sa kubot ah. Eh dati raw siyang nakipaglaban sa kubot. Natalo daw niya ang isa. Kaya siya isinumpa. Hindi normal yung paggabingi niya. Sigurado po ako may gumawa niyan sa kanya. Eh paano mo naman yun alaman, Ining? Anak po ako ng albularyo, Lola. At nag-aaral po ako maging katulad ng tatay ko. Pinatay ng kubot ang nanay ko. Siya ang may gawa nito sa mukha ko. Binulag niya din po yung tatay ko. Gusto ko siyang mahuli at maipaghiganti man lang ang buong pamilya ko. Kaya ka ba nakita namin maraming putik? Dahil pagkarating mo dito, kinalaban mo yung aswang? Alam kong ikaw ang pakay niya. Ano? Ako? Oo, pero alam ko lang. Hindi ko lang alam ang dahilan. Pareho kaming naguguluhan noon. Lalo na si Kuya Kalot. Nagamot na rin ang mga sugat namin at si Ate Lorena. Natulog kasama ni Ate Melinda. Sobrang sakit ng ulo ko noon. Para bang kung kailan pahiga na ako, saka ako naramdaman ng matinding sakit ng ulo ko. Pati nga si Kuya Kalot, napadaing sa sakit na nararamdaman niya.
Sobrang sakit din ba ng sugat mo sa ulo, kuya? Sobra, Julina. Parang ngayon ko lang ininda lahat eh. Grabe, kuya, no? Buti na lang, nakaligtas tayo, no? Oo nga eh. Pero napapaisip pa din ako. Bakit kaya sinabi ni Lorena na ako yung kailangan ng aswang? Baka may gusto sa'yo yung kubot, kuya. Ano? Kadiri naman yung iniisip mo. Bakit naman, kuya? May gusto ka bang iba? Si Ate Lorena ba? Kung si Lorena yun, hindi ba't mas maigi yun? At least, palagi tayong ligtas. Naks naman. Si kuya, oh. In love na yata sa anak ng albularyo. Hindi pa kami nakakatulog noon. May biglang kalabog na naman kaming naririnig. Napaangat ako ng ulo at napahawak din sa sugat ko nang kumirot ito. Napabalikwas din ng bangon si Kuya Kalot at hindi nagtagal. Napahawak siya sa tenga niya. Parang kinakalikot niya ito at napapailing ang ulo. Kuya Kalot, bakit? May nararamdaman ka ba? Ha? Ewan ko. Parang may naririnig akong boses na tinatawag ako. Ano? Tinatawag ka? Nanahimik siya sandali at maya-maya naman. Tumayo siya at sinundan ko siya ng tingin. Eh kuya, saan ka pupunta? Hindi niya ako sinagot o nilingon man lang. Dahil doon, bumaba ako sa higaan ko at sumunod sa kanya. Hanggang sa may narinig na din ako. Julina, bumalik ka sa higaan mo. Pabayaan mo si Kalot na lumabas. Umi-eko ito sa pandinig ko at ipinilig ko ang ulo ko sabay takip sa tenga ko. Kapag may naririnig akong tinig, pinipilig ko lang ang ulo ko. Wala akong naririnig! Kuya Kalot, tigil! Huwag mong pakinggan yung sinasabi niya! Ate Lorena! Manang! Lola! Lolo! Gising! Nandiyan na siya! Hindi kita naririnig na kubot ka! Kuya Kalot! Huwag kang lumabas! Huwag kang sumama sa kanya! Hinabol ko si Kuya Kalot. Pero mula sa nakabukas kong kwarto, may nabasag na salamin. At may biglang pumulupot sa akin. Nang tingnan ko ang tiyan ko, napakahabang buhok ang nakagapo sa akin. Sumigaw ako, humingi ako ng tulong sa lahat. Kuya! Kuya Kalot! Lola! May aswang! Hinila ako ng buhok na yon pabalik sa kwarto namin ni Kuya. Nang makadaan ako sa pintuan, kumapit ako ng mahigpit. Sigaw ako ng sigaw, pero kahit takot ako, hindi ako nagpadaig. Bumitaw ka! Bumitaw ka, Julina! Hindi! Wala akong naririnig! Kuya! Lola! Ate Lorena! Bitawan mo ako, aswang! Katabi ng pintuan, may drawer doon. At sa ibabaw ng drawer na yon, merong gunting. Kaya gamit ang kaliwang kamay ko, kinuha ko yon habang ang kanang kamay ko naman, todo kapit sa frame ng pintuan. Akala mo siguro papadaig ako sa'yo? Hindi mo na ako madadaig ngayon, aswang ka! Nabibiktima mo lang ang mga walang alam sa taktika mo! Ako, hindi mo ako mabibiktima! Sa kasamaang palad, nahila niya ako. Ngunit nakakapit ulit ako sa may bintana. Sa aking pagkapit, nakahawak ako sa basag na kristal, kaya nagkasugat ako sa kamay. At iyak ako ng iyak noon, habang sinisikap na hindi niya matangay. Pero malakas siya masyado, para bang mas malakas siya kapag sa malayuan, dahil buhok niya ang gamit niya. Nailabas niya ako sa bintana. Mabuti na lang, may gunting akong hawak, kaya mabilis kong ginupet ang buhok niya. Nahulog ako sa ilalim, at tila nagkandabali-bali ang buto ko sa katawan. Sigaw ako ng sigaw at pinilit kong bumangon. Naiinis ako noon, kasi kahit anong sigaw ko, walang nagigising. Lola! Kuya! Ano ba? Magising kayo! Gumapang ako ng gumapang hanggang sa nakarating ako sa laundry area. Nakasalubong ko si Kuya na naglalakad.
Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko siya sa paa. Parang wala siya sa sarili. Gusto niyang magpatuloy sa paglakad. Kaya ang ginawa ko, gamit ang gunting ay sinugatan ko siya. Aray! Nahawaan ka na ba ng pagiging bingi ni Lolo, Kuya Kalot, ha? Kanina pa ako sigaw ng sigaw. Hindi mo ba ako naririnig? Julina, anong ginagawa natin dito? Ang hina mo kasi, Kuya. Nagpadala ka sa aswang. Inatak niya ako. Nanggaling ako sa bintana. Ang bingi-bingi mo kasi eh. Ano? Sorry, hindi ko alam yung nangyayari. Huli ko lang naalala, nasa kwarto ako. Halika na, tumayo ka na dyan. Sobrang sakit na nakatawan ko, Kuya. Ayaw magising ng lahat ng tao sa bahay. Dahil sa sinabi ko, binuhat niya ako at tumakbo papunta sa pintuan. Pero ang aswang ay humarang sa amin. Nagsigawan kami at natumba pa si Kuya Kalot. Lumayo ka sa amin, aswang ka! Kung hindi, ako ang makakalaban mo! Kakalabanin mo ang lahi mo, Kalot? Ano? Anong lahi ko? Ano pinagsasabi mo? Pamangkin kita, Kalot. At isa kang tiktik. Sinungaling! Hindi totoo yan! Wala akong lahing ganyan! Pangit! Halimaw! Lumayo ka sa amin! Isang tiktik ang ama mo, Kalot. Tiktik na pinatay ng ama ni Lorena. Hindi mo ako mapapaniwala sa ganyan! Kung isa akong tiktik! Bakit walang ganun sa katawan ko? Huwag mong bilugin yung ulo ko! Wala ka nang magagawa, Kalot. Dahil sa pag-edad mo ng 21, magiging tiktik ka. Kaya ako nagpapakita sa'yo ngayon para bigyan ka ng babala para makapaghanda ka. Sakaling magpalit ka ng anyo mo at hindi ka mabibigla. Pwes, 22 na ako at walang ganun na nangyari sa akin! Ano? Anong sabi mo? Biglang bumukas ang pintuan. Sumabay ang malakas na hagupit ng buntot pagi sa likuran ng aswang. Napaliya dito sa sakit. At si Kuya Kalot naman, mabilis na bumangon at hinila ako patayo. Kahit masakit halos lahat ng parte ng katawan ko, tumayo ako at lumayo sa aswang. Si Ate Lorena na ang humarap sa aswang at nagsimula ang laban nila. Muli ay binuhat ako ni Kuya Kalot papasok sa loob ng bahay. Doon nagsitakbuhan ang mga tao sa loob at kanya-kanyang kuha ng armas. Si Lolo, parang gising na rin at dala ang kanyang buntot pagi pababa ng hagdan. Lo! Akong gagamit yan, Lo! Ano? Ibigay mo kay Kalot! Siya na ang lalaban sa aswang! Kinuha na lang ni Lola ang buntot pagi kay Lolo at ibinigay kay Kuya Kalot. Ako naman, paika-ikang pumunta sa kusina. Kumuha ako ng asin at bawang. Doon pala ay dumidikdik si Manang Melinda ng bawang. Si Kuya Dandan at Kuya Lito naman, may hawak na pinatulis na kawayan. Parang binunot lang nila mula sa likod. Dinala ko ang asin palabas at determinadong lumaban. Gusto kong gumante sa ginawa niya sa akin. Kaya paglabas ko ng pintuan, dalawa ang kalaban ng aswang. Kitang-kita ko kung paano niya ginamit ang buhok niya para magapos niya si Ate Lorena at Kuya Kalot. May mahaba pa siyang dila na ginagamit para pandukot sa gusto niyang makuha. At bago pa niya gawin yon kay Ate Lorena, sinabuyan ko siya ng asin. Iyan ang bagay sa'yo, aswang ka! Hindi ka magtatagumpay sa gusto mong gawin sa amin! Nagkamali ka ng desisyon sa pagsugod! Paulit-ulit ko siyang sinabuyan ng asin para hindi na makabawi pa. Nag-aalipasa siya sa init at si Ate Lorena naman bumangon. Saka paulit-ulit din siyang hinampas ng buntot pagi. Ganon din ang ginawa ni Kuya Kalot. Eh akala mo siguro, madadaig mo ang mga apo ko. Aba eh, hindi ako papayag. Ang binuhos na tubig ni Lola, nangangamoy bawang. Kaya nadagdaga ng paghihirap ng aswang. Lumabas din si Lolo at may hawak itong itak. Tinaga niya ang aswang. Yan! Yan yung nababagay sa iyong hayop ka! Sasaktan mo pa talagang buong pamilya ko, ha? Ikaw ang pangalawang kubot na nakaharap ko!
Kaya kapag ako nakaharap ng mga kagaya nyo, namamatay! Ikaw ang susunod sa dati kong pinatay! Lumabas pa ang dalawang lalaki mula sa bahay at tinusok nila ang mga dala nilang pinatulis na kawayan sa aswang. Sunod na lumabas ay si Manang Melinda at binato ang aswang ng mga bawang. Ano, Alvina? Kaya mo pa ba? Kulang na lang isa lang ka na sa nagbabagang uling para maging inihaw ka na. Anong sabi mo, Alvina? Oo, siya si Alvina. Kaya hindi siya tumatanda dahil isa siyang kubot. At lumilipat-lipat lang siya sa iba't ibang lugar para hindi mapansin yung hindi niya pagtanda. Aba, eh tama ba ang naririnig ko? Ang aswang na ito ay si Alvina. Hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Bumalik ito sa pagiging isang tao. At kalaunan, naging si Madam Alvina siya. Ano? Alvina? Isa kang kubot? Oo, Pandilino. Isa kong kubot. At ikaw ang pumatay sa nanay ko. Niloko mo pa ako dahil sa Cecily na yan. At bilang gante, ginawa kitang bingi. At ikaw, Kalot, hayop yung nanay mo. Mukhang niloko niya yata ang kapatid ko. Hindi ka isang tiktik. Hindi ka anak ng tiktik. Hindi ka anak ng kapatid ko. Ano? Sino bang kapatid mo, aswang ka? Ang ama mong si Fernando. Siya ang pumanaw na kapatid ko. Isa siyang tiktik. Pagkatapos ng ilang sandali na pagdaing ng aswang, nalagutan na ito ng hininga. Natahimik ang lahat, pero si Kuya Kalot, napatunganga na lang. Patay na siya. Hindi na siya gumagalaw eh. Oo nga. Mabuti na lang hindi siya yung naging asawa ko. Narinig mo, Lolo? Narinig mo yung sinabi ni Lola? Abay, oo nga no. Nakakarinig na ako. Naririnig ko na kayo. Aba, eh totoo ba yan? Naririnig mo na talaga kami. Oo, malino na malinaw. Ibig sabihin, si Alvina ang dahilan ng pagkabingi ko. At kayong patay na siya. Naging malino na yung ingay sa paligid ko. Nakakarinig na ako. Mga apo ko, nakakarinig na ako. Congrats, Lolo. At salamat naman kasi hindi na ako sisigaw ng sisigaw. Ang sakit kaya sa lalamunan. Eh pero ngayon, ang sakit na katawan ko eh. Eh pero teka, hindi ba takot siya sa asin? Bakit nagtitinda siya ng balot? Wala bang asin ang balot niya? Hindi po tumatalab sa kanya yung asin kapag anyong tao siya, Lola. Labis na tuwa ang naramdaman namin noon. At kinabukasan, nang matamaan ng sinag ng araw ang bangkay ni Madam Alvina, unti-unti itong naging abo. Mabuti na lang talaga noon, nagapi namin siya. At dahil sa impormasyon na naiwan niya, nagpaalam si Kuya Kalot na uuwi muna sa bayan nila para kausapin daw ang kanyang ina. Kasama din niya si Ate Lorena. At sa palagay ko noon, ipapakilala siya ni Kuya bilang girlfriend. Tatlong araw ang lumipas noon. Bumalik si Kuya Kalot. Medyo malungkot siya. Tinanong ko naman siya kung bakit. Ang sabi niya, totoo daw na hindi niya tunay na ama ang ama na kinikilala niya. Iba daw ang ama niya, kaya pala hindi siya naging tiktik. Ngayon po ay masaya na kami ni na Lolo at Lola dito sa probinsya. Lalo na at hindi nabingi si Lolo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyo at pati sa mga tagapakinig ninyo. So, maraming salamat po sa nakinig sa amin for today's video. Eh, grabe po si Miss Clar, ano? Ang galing po, ano? Eh, pasensya na po sa kung medyo nagkakamali po kami ng batuhan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood. Sana po nag-enjoy po kayo. At syempre po, huwag niyo po kalimutan i-share yung mga videos po namin. At ano pa ba? Huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe. Like, share, and subscribe.
Sige po. Thank you po.